Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. John, pwede ka na maging daddy. Ready ka na maging daddy, pare. Ready ka na maging daddy. Ready ka na. Ikaw rin. Tatay na yung tsura. Grabe. Gago. Hey. Sana maging father ka na rin. Someone I can truly call my own. Di po tayo sa kanila, John. Anak, parang si Mati kulang pa. Lagi wala sa bahay, lagi namin sa tatay mo. Without a warning, it was you. Ayan, video. Ayan, video. Sabihin nyo na naman, issue na naman yan sa mga haters ko. E para po sa inyo yung video na yan. At sa mga hindi pa po nakapanood o sa mga true-blooded Aldab Nation na hindi pa po nakikita yung video na yan, hindi po muna napakagandang video ang unang lalabas bago po tayo magbigay ng pinaka-latest update sa mga kaganapan ngayon kila Menggay at Tisoy. Kasi mga ka-Aldab, nakikita nyo na po at nararamdaman na mismong sa mga kaibigan at mismong kila Daddy Bay na po at Tatay Dab. Hindi po ba? Ngayon doon po sa sinabi po ni Arjun na kung saan mga ka-Aldab, eh ipinalalandakan niya na mayroon na pong anak si Tisoy. Hindi po ba? Eh saan naman niya nagsimula, Mr. Destiny? Etong video na sinasabi ko, na sinasabi po ng certified daddy ng dalawa. Although hindi natin paniniwalaan si Daddy Bay dahil alam nyo naman po na artista, hindi nandating yan. May mga pagkakataon po na kumbaga binabasag tayo niyan. Pero dito po tayo kay Tatay Dab. Na kung saan mga ka-Aldab, eh hindi na po niya o hindi po yan katulad ng ibang artista na mahilig po sa social media. Yan po ay tahimik lang. Kaya sino po yung paniniwalaan ninyo? Sino nga po ba yung nagsasabi ng totoo? O yung nagpapakita ng video? Hindi po ba? At sa baba ng video naman mga ka-Aldab, makikita nyo, yan po yung reception kung saan mga ka-Aldab eh bininyagan si Baby Teo. Hindi po siya exclusive sa o isa po siyang exclusive sa pamilya at mga malalapit lang po kay Menggay at Tisoy. Yung tipong kamag-anak lahat, medyo may ibang hindi pero lahat po yun eh mapagkakatiwalaan. Kaya nga mga ka-Aldab, sa mga taong sabihin na natin na hindi po naniniwala eh nire-respeto ko po, may nag-comment dito mga ka-Aldab at pinalalandakan niya si Baby Arya po yun. Hindi po yun mga ka-Aldab, maling mali po yun. Eh wag po kayong maniniwala. Yung panahon na yan eh ilang buwan pa lang po ba? Kaya nga mga ka-Aldab, nakakapagtataka kasi may agad-agad pang basag po sila. Pero hindi po ba, uulitin ko lang po, hindi po ba napakagandang panoorin yung mga video na ganyan sa kung saan mga ka-Aldab eh kinikilig po tayo. Kaya nga mga ka-Aldab, lahat po ng ina-update natin eh may ebidensya at resibo. Hindi naman po tayo magpapakita o magbibigay ng update na wala naman pong pruweba. Hindi po ba? Well, common sense na lang po
sa mga taong sobrang bitter na talagang ayaw pa rin pong tanggapin ang buong katotohanan. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main update. Sa lahat po ng nag-comment sa latest updates natin na kung saan po behind the scene, eh kumbaga lahat po ng komento ninyo, lahat po yun eh nire-respeto ko, masakit man o hindi, lalong lalo na po sa mga Alden fanatics na marami nagko-comment sa akin na Mr. Destiny, hindi lahat naman ng Alden fanatics eh nagagalit sa mga nagko-comment sa post mo. Hindi lahat ng Alden fanatics eh ayaw kay Mengay. Kumbaga gusto lang nilang maging neutral. Alam nyo mga Kaldab, nakakataba po ng puso kasi yung iba medyo nasasaktan sa mga vlogs natin. Hindi po raw tayo Alden fanatics, sinisira lang po daw natin ang reputasyon ni Alden Richards. Well, kanya-kanya pong reaksyon at komento yan. Ang sa akin lang eh makapagbigay ng update. At eto na naman po mga Kaldab, ang latest post po ni Mengay sa kanyang social media account. Kapansin-pansin naman mga Kaldab na hindi po talaga kaaya-aya. Kumbaga may lungkot sa mga mata niya na talagang parang kulang. Parang may hinahanap, hindi po ba? Eto mga Kaldab yung patunay natin na meron na naman pong malaking pasabog ang GMA. Na hindi po, baka hindi na raw po kayanin ng True-Blooded Aldab Nation. Ito pa lang po ay pasimpleng binibigyan po. Base na rin po sa mga malalapit kay Mengay. Itong post na to mga Kaldab, eh nagpapahiwatig po raw ng hindi magandang pagpo-promote na gagawin ni Tisoy sa lab o sa teleserye nila ni Jazz. Well, totoo to mga Kaldab, real talk to. Dahil alam nyo naman po na gagawin pong ng lahat ng GMA Network para lang po umangat at pag-usapan at kumbaga tangkilikin ng tao. Dahil pag hindi po pinanood to at wala gaanong endorsement na pumasok, eh kumbaga hindi po magiging successful. Mahihirapan na po sila na itambal pa sa iba. Kaya nga mga Kaldab, doon sa mga taong pilit pong inuugnay yung dalawa, si Jazz gumagawa ng pangapo ng Jazz Den. Well, kanya-kanya po tayong opinion dyan at reaction. Pero sa tingin ninyo, tatangkilikin po ba yan ng mga tao? Samantalang kung si Mengay po yung nasa posisyon ni Jazz, eh talaga naman pong hindi na kailangan pa ng GMA na mag-promote ng ganito. Hindi niya nila kailangan pa na talagang gastusan ng gusto. Samantalang ito, hindi pa po nagsisimula. Taping pa lang mga Kaalda ba? Nagpaparamdam na at ipinararamdam na sa mga tao na nagsisimula na at malapit na siyang ipalabas. Hindi po ba? Samantalang yung Daddy's Girls mga Kaaldab na nakakalungkot kasi hating gabi na naman po ipinalalabas, replay na nga hating gabi pa, kaya nga mga Kaaldab nakakadismaya po talaga. Sana ibalik na ito sa dating oras para naman po makapanood ang buong mamis at mga titas. Ito po yung hinaing na lagi ko po sinasabi sa inyo, lagi ko pong nagpo-post sa social media account ng GMA Network, pero bigo pa rin po tayo. Hindi po ba? Uulitin ko mga Kaldab, mukhang matatagalan pa po bago makabalik si Alden Richards sa Itbulaga. Sa mga nagsasabing okay lang kung naandyan si Main, hindi pa rin po ganun kadaling sabihin, dahil iba po talaga kapag ka naandyan si Tisoy. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at
pakikinig.